Interagency Council Against Trafficking o IACAT, kinumpirma na ginagamit na legal cover ng cyber scammers ang mga lehitimong pogo. Narito ang news scoop ni Patrol 19 na Celie Ortega Bueno. Kinumpirma ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang sinabi ni Senator Riz Ontiveros na ginagamit na legal cover ng cyber scammers ang mga lehitimong pogo o Philippine offshore gaming operators sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, and Family Relations. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. ng IACAT na karaniwang may nagre-rehistro na lehitimong pogo business o pogo service provider. Pero lumilitaw sa imbestigasyon na nagsasagawa o kaisangkot ang mga ito sa online cryptocurrency scamming. Gawain niya ng mga lehitimong pogo na mag-post sa Telegram at WhatsApp na naghanap sila ng call center agents na bibigyan ng magandang sweldo at maganda ang working conditions, pero sa huli ay pipilitin silang gumawa ng krimen gaya ng pang-scam. Madalas umanong biktima ay 18 to 35-year-old, tech savvy, may pinag-aralan, multilingual at karamihay na bibiktima ay lalaki na pinagpapanggap na babae sa mga dating sites para maloko na mag-invest sa fake cryptocurrency. Kapag na-recruit, kinukuha ang kanilang pasaporte at hindi pinalalabas sa scam hubs na napapalibutan ng barbed wires. Kapag daw gusto umalis ng recruit, ikinukulong ito sa dark room ng ilang araw at isang beses sa lamang pinakakain kada araw, gaya ng sinabi ni Ontiveros na salaysay ng isa sa mga na-rescue. Sinabi naman ni Tina, wala silang naiipong datos sukol sa mga pogo na sangkot sa human trafficking at itinuro ang pagor para tanungin hinggil dito. Ito sa Patrol 19, Celie Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.